yung dahilan kaya hindi nagtutuloy yung mabulaklak tulad nito mga ka-farmers, ayan, nagkalaglagan na hindi nabubuo, ayan. Ito yung resulta sa trips. Pagka maraming trips mga ka-farmers, ganito ang mangyayari sa ating mga tanim. Magkalaglagan yung mabulaklak. Kaya dapat talaga yung papatay yung trips. Kasi yung iba hindi alam kung bakit nagkalaglagan yung mabulaklak sa mga talong o ibang gulay. Dahil hindi nila alam, akala nila yung calcium ang kulang or sa abono or ano pa man. Pero ang hindi nakakaalam, yung problema ang sanhi niya mga farmers ay yung trips talaga. Yan o, sobrang dami. Magandang araw mga ka-farmers, welcome ulit sa aking YouTube channel. So sa video na to mga ka-farmers ay ibabahagi ko lang no kung ano ang ginagamit ko para sa trips. Kasi yung trips hindi talaga kaya kontrolin ni kuan, apatay ni Formula 1. Makokontrol siya pero hindi talaga namamatay lahat. So ang ginagamit ko mga ka-farmers para mapatay talaga epektibo, ito yung sinubukan ko, ayan, Kutitsu. So napakaganda nito mga ka-farmers kasi pang trips talaga, ayan. Makikita nyo, pang trips talaga siya at saka pang kuan, diamond backmot. So nasubukan na ito mga ka-farmers ko, nakapag-spray na ako ng isang beses nito. So namatay naman talaga yung trips kaso hindi na agad nasundan. Kasi yung ginamit ko na yung bio-agronika. Kaya hindi na ako pag-spray, akala ko hindi na babalik. Pero bumalik na naman siya kaya nag-spray naman ako ng pang kuan trips yung Kutitsu. So ayan. So hinaluan ko siya ng fungicide na kuan Royal, ayan, from Texicon. So napakatipid din ito gamitin mga ka-farmers kasi tag 10 ml lang yung timpla. Ang ginagawa ko dito mga ka-farmers ay kabilaan yung pag-i-spray. So ayan, i-spray na yung kasama ko. So bali ang gagawin dito mga ka-farmers, dito sa kabila mag-i-spray, tapos dito na naman sa kabila. Yan, dito na naman. Bali sa isang tudling, dalawang beses dadaanan. Ang purpose niyan, kasi under lang siya mga ka-farmers, sa ilalim lang yung pag-i-spray. Para yung mga trips sa ilalim talagang mamamatay. Kasi under sa ilalim lang talaga yung kuan. Kasi yung trips wala naman sa ibabaw, wala naman dito. Nasa ilalim talaga. So, papakita ko lang sa inyo mga ka-farmers no, yung dinaanan ng trips. Ayan. Makikita nyo, may mga trips yan. Yan o, maliliit. Di lang masyadong makikita talaga. Pero may mga trips talaga yan mga ka-farmers. Kasi di talaga siya kayang kontrolin ni Formula 1. Ayan o, makikita nyo yan mga ka-farmers. Yan, maliliit. Sobrang liliit talaga niya mga ka-farmers. Parang mga kuto. So, isang espirahan lang ito mga ka-farmers. Mamamatay na to. Kasi nasa ilalim yung pag-i-spray ko, pagpapa-spray no. So gagawin ko dito mga ka-farmers, mga street ngayong linggo ay yung Kutitsu at saka yung Royal ang gagamitin ko dito. Bagay sulod na araw, spray. Ganun pa rin. Para lang mapatay yung trips. Kasi alam nyo mga ka-farmers, yung dahilan kaya hindi nagtutuloy yung mabulaklak tulad nito mga ka-farmers, ayan, nagkalaglagan na hindi nabubuo, ayan. Ito yung resulta sa trips. Pagka maraming trips mga ka-farmers, ganito ang mangyayari sa ating mga tanim. Magkalaglagan yung mabulaklak. Kaya dapat talaga yung papatay yung trips. Kasi yung iba hindi alam kung bakit nagkalaglagan yung mabulaklak sa mga talong o ibang gulay. Dahil hindi nila alam, akala nila yung calcium ang kulang or sa abono or ano pa man. Pero ang hindi nakakaalam, yung problema ang sanhi niya mga ka-farmers ay yung trips talaga. Yan o, sobrang dami. Yun ang kuan dahilan kaya yung mabulaklak hindi nagtutuloy, nagkalaglagan. Yan. So, kaya nag-spray ako ngayon ng kuan, yung Kutitsu, kasi epektibo talaga siya mga ka-farmers. Kasi inegosyo yung sa pagtatanim ng gulay, negosyo to mga ka-farmers, kaya
kung anong mga problema sa ating mga tanim, yun ang dapat natin gamitin. Kasi yung sa Bioagronica, maganda naman siya mga ka-farmers, pero sa trips talaga hindi siya nakokontrol, no? So pagka pa wala nitong trips, babalik na naman ako sa Formula 1 kasi hindi naman siya napapasukan ng mga white flies. Maganda naman yung Formula 1 mga ka-farmers tsaka Bio-Optimax. Dahil matagal na itong talungan na ito mga ka-farmers, pero hindi pa napasok ng white flies at saka kuan, fruit borer at saka shoot borer. Kaya ito yung kaganda sa kuan. Yung trips lang talaga yung hindi kaya ng Formula 1 mga ka-farmers. Kaya yan, yung kalaglagan na yung mga bulaklak. Kasi sobrang init rin kasi dito mga ka-farmers. Mga isang linggo na, ngayon lang araw umulan. Kaya yung trips dumami ng dumami. Yun ang problema basta kuan yung panahon init. Talagang mahirap siya kontrolin. Kaya ang ginawa ko, mag-spray ako ng Kotitsu para talagang mamamatay. So, ayan. Bali, kabilaan mo mag-spray mga ka-farmers, no? Para sure na mamamatay. Saka under lang din. So, yun lang mga ka-farmers, no? Dudugtong ko na lang yung bali maging video nito sunod na araw. Kasi yung araw ngayong araw ay anong araw ba yun ngayon? Lunes. So, yung idudugtong ko, yung video, kung namatay ba talaga, kung epektibo ba yung Kotitsu, para alam nyo rin, no, kung epektibo ba siya. Kasi makikita nyo mga ka-farmers, yung trips, kulay orange yata to, yan. Tapos, pag matamaan to, magiging puti na yan, mamamatay siya. Mga 4 days lang, mamamatay na yan, or 3 days. So yun na mga ka-farmers, no? Bahagi ko lang yung pag-i-spray namin. Brurugtong ko na lang. Napi-farming. So ito na mga ka-farmers ang epekto na ginamit ko na insecticide na Kotitsu. Ayan. Yun, malinis na mga ka-farmers yung mga dahon. Talagang na-control yung trips. Hindi naman siya na-totally na wala talaga lahat. Pero talagang yung dahon wala nang tama. Ayan. So, makikita yung mga ka-farmers, talagang hindi na siya naapektuhan masyado. So, dahil nagamitan ko to ng Kotitsu. Pero, 2 beses ko lang to na-sprayhan mga ka-farmers ng Kotitsu dahil balik ako ulit sa kay Bio-Optimax. Kasi, kailangan kasi pinasok ng fruit borer yung talong. Kailangan magbalik ng Optimax kaya tinigil ko muna yung Kotitsu. So, yun lang na, bagay ko lang.